Hello there, mga nini! Welcome back to my channel! Isa na naman bongga at maningning na video ang gagawin natin for today. So enjoy and be inspired, mga nini! Tayo po ay mag-review ng products. Ito ay ang EPSA Brazilian Blowout. Kasama po niya sa 3-in-1 ay ang Clarifying Shampoo. Ito yung gagamitin natin number 1 na dalawang beses natin isa-shampoo si client gamit itong EPSA brand. And then pangalawa yung number 2 na mayroon siyang Choco Collagen Advanced Keratin Brazilian Blowout. At ang panghuli ay ang After Treatment Conditioner. Gagamitin natin itong mga nini. I-check natin sa buhok ni client kung pasagot ba ito o kung true ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi. Kaya keep on watching, mga nini! Texture ni client. Gagawin natin for today ay color, highlights, and then mag-treatment tayo. Magre-review tayo ng treatment mga nini. So keep on watching! Nirods muna natin ang kanyang hair kasi hindi na po pantay ang buhok niya sa baba. Babadan natin ito ng 35 minutes and then ipababa lang natin yung color mamaya and then proceed na tayo sa highlights and then keratin treatment mga nini. I-review natin ang isang product ng EPSA. So keep on watching mga nini! Highlights na po natin siya. Bababad lang po natin ito ng 25 to 35 minutes. And then, proceed na tayo sa keratin treatment or Brazilian treatment. Keep on watching, mga nini! Ayan. Ito na, mga nini. I-prefer na natin ang gagamitin natin number 2. Ilalagay natin ha, masyadong marami.
Prangu pala siya nini. Sobrang bango niya. Kaya feeling ko, maganda ito sa nini. Tutuyin muna natin siya, mga nini. Ng 80% para ma-absorb talaga ng hair niya yung treatment. Collagen treatment or Brazilian blowout na my choco collagen treatment. Huwag natin ilalagay yung anik mga nini ha, sub-pitch away. Ayan. Para hindi kayo mahirapan mag-blower. Kailangan distributed well nini ang gamot sa kanyang buhok. So medyo i-massage nyo ng ganyan kapag naglalagay kayo ng treatment. Para yung mga hindi nalalagyan ay madaanan siya ng cream. So far, hindi ko siya naaamo na sakit sa ilong. Sakto lang siya mga nini. Naaamoy ko yung scent niya na chocolate na parang ang sarap kainin. Suklayin lang mabuti mga nini. Lagyan natin pagmamahal ang ating application. Kasi minsan pag nagmamadali tayo, hindi nalalagyan yung ibang parts ng buhok. So kailangan pag nag-a-apply talaga ay sinusuklay or minamassage yung product from roots to tips. Kasi importante na malagyan yung mga hindi nalalagyan niya. Kapag sinusuklay na natin hindi, nadadaanan yung mga iba pang parts ng buhok niya na hindi nalalagyan. Tapos ang pagsusuklay hindi, huwag mong isagat yung suklay sa anit para hindi ma-irritate yung scalp ng ating client. Pag-a-apply nini ng mga treatment, dapat less is more. Huwag yung madaming-madami kasi pag kayo ay madaming mag-apply ng product, ang tendency nun, pag i-blower nyo na, umuusok siya. Kaya dapat kunti lang, tapos i-distribute nyo ng mabuti. Kasi lahat ng treatment ay oil-based. Ibig sabihin nun, kaunti lang kayong maglagay para madali siyang i-blower. At pag pina-plancha nyo na siya, hindi siya masyadong mauso. Pinapatuyo na natin. Patuyuin natin itong mabuti mga nini bago natin plansyahin. Remember, huwag tayong gumamit ng paddle. And yung blower, dapat mga nini ay mahina lang. Huwag masyadong mainit na temperature. Patuyuin na natin mabuti mga nini. Ayan mga nini. After blow dry, pinaplansya na po natin si client. Kung napapansin yung mga nini ay mausok siya. Check po natin mamaya ang result mga nini. Sobra yung usok niya mga nini. First time ko lang ito gamitin.
Pero pag pinaplansya siya nini, kung napapansin nyo, nagsya siya, ininap po siya. So nawawala na yung dryness ng buhok ni client at magiging smooth na ang kanyang strands. So keep on watching mga nini. Papakita ko po sa inyo mamaya ang final result. Ayan, magiging shiny na siya mga nini. Ang temperature pala ng plancha mga nini, huwag nyo siyang i-fold. Kasi ito ay treatment. So dapat naka 180 degrees Fahrenheit. So hindi natin kailangan nini ang mainit na mainit mabuting plancha. Tsaga lang sa pagplancha mga nini. Okay lang hindi siya 10 pepper. Okay lang na medyo makapal ang kuha. Kasi ito naman nini ay treatment. Kasi ang purpose natin kaya natin pinaplancha para madistribute mabuti yung na dry na gamot sa kanyang buhok at para maging smooth at softness at shiny na rin ang buhok ni client. Services sa ating client. So far, naging successful ang gamot na ito, mga nini. Yan. Gamitin nyo na ito, nini, sa inyong mga client. Mairi-recommend ko din ito sa inyong mga nini dahil naging maganda naman ang outcome at naging manageable naman ang buhok ni client. Nawala na ang dryness, yung frizziness ng kanyang hair ay nawala din. So, naipadala ko na sa kanya ang kanyang conditioner. Ito na ang gagamitin niyang conditioner, mga nini. Ito pala ay Choco Collagen or Chocolate or Chocolate Scent, mga nini. Ang ayoko lang sa products na ito ay medyo mausok siya at medyo mahapi sa mata. Pero okay lang yun, ganun naman lahat ng klase ng Brazilian treatment. Kaya, pag every time na gagamit tayo nito mga nini, kailangan nakamask tayo, naka-protection tayo sa ating mata para ang mga chemicals ay hindi natin malanghap. Kaya pagkatapos natin i-apply mga nini, kailangan buksan natin ang ating mga pintuan or ang ating exhaust fan sa salon kung tayo ay nagpa-Brazilian. Dahil masyado po talaga itong mausok. Kaya ang gagawin natin, buksan din natin ang ating mga pintuan pag tayo ay nagpa-plancha para hindi malanghap ni client
ang usok ng chemicals ng ating mga ginagamit sa salon. Lalo na ang Brazilian mini dahil nakakasama ito sa ating kalusugan. Kaya mga nini, tayo ay mag-face mask or may protection tayo sa ating mata para talagang hindi natin nalalanghap ang mga chemicals na ginagamit natin sa salon. Oh, diba? And huwag natin kalimutan ang lemon at ang honey para fresh na fresh tayo humarap sa ating mga client. Diba, mga nini? And then, one more thing, mga nini, pag nagba-Brazilian kayo, ang gagamitin yung plancha ayun ay 180 degrees. Huwag masyadong mainit na mainit o naka-full yung heater ng plancha para hindi masyadong maluto ang buhok ni client. Kasi napapansin ko, mga nini, yung mga ibang hairstylist, pag sila ay nagba-Brazilian, super full ang kanilang plancha. Ang outcome nun ay nagiging dry, mga nini. 180 degrees Fahrenheit lang ang gamitin nyo, mga nini. So, rate from 1 to 10, I rate this product is 7, mga nini. Medyo oily nini ang kanyang formula. Pero dapat mga nini, sundin lang ang instruction sa pag-Brazilian, mga nini. And kailangan i-shampoo nyo siya ng 2 times para matanggal talaga lahat ng residue. Kung kinilayan nyo siya, matanggal talaga ang residue ng mga products ng pangkulay. At the same time, mga nini, matanggal na din ang oiliness. Lahat ng dumi sa buhok niya ay mawala bago natin i-process ang Brazilian treatment, mga nini. So, after number 1, shampoo, number 2, yun yung pinaka-main ingredient, yun ang pinaka-main formula, yun yung Brazilian treatment na tinatawag. At ang pang number 3 ay ang conditioner. Ipinadala ko na sa client ang number 3, nini, para may magamit siya sa kanyang buhok. At para na rin hindi ito mag-dry or may protection pa rin siya, mga nini, sa humid, sa air, at saka sa pollution pag lumalabas si client. So that's all for this video, mga nini. Please to like and subscribe to my YouTube channel, Judy Salon Black. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bongga at nakaka-fresh na videos ko. Isang maningning na paalam, mga nini! Thank you, Sheena Agudo! Bye!